Hello, magandang tanghali po sa ating lahat sa mga panood ng aking video. Ako po ito, Gaya's TV. Maglalambing lang po sa mga makapanood ng aking video na to. Kung bago pa kayo ay huwag niyong kalimutan po i-like aking video at mag-subscribe na po. Maraming salamat. Pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa tawag dito. Kay Pangulong Duterte at kay Antonio Carpio na na-prank na naman ni Tatay Digong si Antonio Carpio, no? Na sinabi niyang mag-debate kuno sila, pero alam naman yun sa sarili ni Tatay Digong na hindi siya pwede doon dahil isa nga siyang presidente at ang kakalabanin niya sa debate ay isa lang yan ng abogado na ngayon na dati ay isang maestrado ng Supreme Court Justice, pero dumaan na lang ang ilang mga pangulo ng Pilipinas ay hindi siya itinaga dito bilang isang Supreme Court Justice. Kaya inaasahan niya sa gobyerno ni Pangulong Duterte ay iuupo siya bilang Supreme Court Justice, pero hindi rin iyon nangyari hanggang sa nagretiro siya. Kaya masama ang loob at hindi lang yun, galit iyon sa Pangulo. So, na-prank siya at ito namang mga mainstream media o traditional media ay na mileage ang kanila, na pornada ang kanilang inaasahan kay Tatay Digong, no? At sa halip na si Tatay Digong ang haharap kay Antonio Carpio, itinalaga niya si Secretary Spokeshari Roque. So kahapon, napanood ko yung video, ibinulgar na ni Hari Roque yung tungkol doon sa Treaty of Paris na iyon, na tungkol sa yung pagbenta ng Espanya, parang bininta rin tayo sa Amerika, at yung mga hatian, pag-transfer nila ng mga isla, mga area sa mga ari-ari ng Pilipinas, at kung ano-ano pa yun, no? So, ganun ang nangyari. At alam naman natin na nung congressman pa si Hari Roque, ay isa din siya doon sa mga abogado na nag-complain tungkol doon sa South China Sea na ngayon ay West Philippine Sea na. So, at dati, hindi siya pinapakinggan ni Carpio. Ini-snub siya noon dahil nga nasa korte si Antonio Carpio nagtatrabaho at tingin niya sarili niya is mas mataas siya kay Hari Roque. So, ini-snub niya yon. Ngayon, isa na lang siyang normal na abogado. At si Hari Roque naman ay isang tagapagsalita ng Pangulo sa palasyo. So, baliktad na ngayon si Hari Roque na naman ang may mas mataas ang posisyon ikumpara kay Antonio Carpio. So, kahapon, nagsabi nga si Antonio, si Hari Roque na hinahamon niya si Antonio Carpio at ang sabi pa niya ay see you soon. Kung saan daw yung oras, sa oras at sa venue na kanilang ilalagay at by package deal pa na isama si Albert Del Rosario. So dalawa sila, si Albert at Antonio Carpio laban lang kay Hari Roque. So ang ginawa ni sino ba ito? Antonio Carpio, ayun na, umatras. At sinabi na niya na sa time ni Ramos at ni Pinoy naun siya may ang isla dahil booking siya kahapon eh sa ibinulgar ni Hari Roque sa kanyang speech kahapon na isa si Hari si ano si Antonio Carpio sa dahilan kung bakit lumiit ang ating pag-claim doon sa isla dahil imbes na 200,000 iyon mahigit ang lapad ay nagiging parang 30,000 na lang ata. So,
At dinidinay na yun nung una. So kahapon, nalaman na ng sambayanan ang sitwasyon. So ayun, umatras. Ayaw na naman niya kay Hari Roque makipagdebate kasi ang gusto niya ang Pangulo. Dahil gusto lang niya ng sisikat siya, gagamitin niya ang Pangulo. At saka gusto niyang pahiyain din ang Pangulo. Tingin naman niya sa Pangulo, kapwa nga sila abogado, hindi naman ganun kabugok si Tatay Digong, no? Na patulan siya. Ngayon nga, inaasar lang siya. At ito naman mga dilawan, hindi pa natuto. Sinabi na nga ni Trillanes, nung nawala ng 2 linggo ang Pangulo, sinabi na niya iyon. Mga paano lang yon ng Pangulo. Pakana or mga prank-prank lang niya. Kunyari, mawawala. At hahanapin siya pagsalitaan ng mga kung ano-ano ng mga makakaliwa, mga pulahan dilawan, ganyan, or mga anti-Duterte. At pagbalik niya, rarat-ratan niya iyon. E nangyari nga iyon. Nung pagbalik niya sa kanang Talk to the Nation, nirat-ratan niya lahat. At ngayon na naman, ito si Antonio Carpio, hinamon naman niya ng debate, kahit alam niya na hindi siya pwede. Ito na namang ugok, tinanggap. Tapos nagdiwang kahapon ang mga pauk sa Twitter, na lalo na si Agot, patawa-tawa dahil umatras kuno ang Pangulo. Ulol. Kung gusto ni Agot, isali din niya yung kanyang boyfriend na gay lover niya na isang dating soldier na wala na muna ipanalong kaso sa debate kasama si Hari Roque. Kahit pagtulungan nila, kahit si Sig Panilo nga naghahamon din ng debate o kahit saan doon sa mga tauhan ng Pangulo, pwede nila yung labanan. Kung may bayag sila, ito si Antonio Carpio. Si Secretary Hari Roque na nga lang ang kanyang makakalaban sa debate, ayaw niyang patulan. So wala siyang bayag. At ang gusto lang niya talaga ay kampanya. Gusto niyang magpabango sa taong bayan dahil sa kanyang ambisyon din na tatakbo sa pagkapangulo. Parang siya ngayon siguro yung strong candidate ng, hindi ko lang alam kung ilpigs ng liberal or ng oposisyon, ganun. So parang na naitsapwira talaga si Lini, no? Parang wala na talaga, kahit ka-aliado niya na liberal ay hindi na siya pinagkakatiwalaan. At hindi siya yung talagang main choice sa ngayon na contender ng opposition or liberal party. So maraming nag-aambisyon, no? Na tatapo pagkapangulo, at lahat sila halos, ang kanilang main goal ay sisiraan si Pangulong Duterte sa kahit anong paraan para yung successor niya na kanyang i-endorso ay hindi susuportahan ng mga tao. Lalo na ng mga DDS, pero hindi yun mangyari. Gaya sa akin, bilang isang taga Davao at solid Duterte supporters, kung sino yung i-endorso ng Pangulo ay susuportahan ko, dahil alam ko na hindi siya talaga ng isang tao na hindi mapabuti ang Pilipinas. At saka isa pa, magiging advisor din naman niya si Tatay Digong kung sino man yung i-endorso niya. Pero kung pwede lang, sana either BBM or Sara. Kasi para sa akin, si Bongo ay hindi pa, kahit pakasama niya iyon ng mahigit 20 years na, para sa akin, hindi pa siya hinog. Either si Mayor Sara talaga or si BBM. Kasi ako, isa din akong Marcos loyalist, no? Pero kahit pa Marcos loyalist ako, kung sino ang i-endorso ng Pangulo, ay susuportahan ko yon. Pero sana lang po, either BBM or Sara,
kahit saan doon sa kanila vice or presidente. Cool. Tapos ito yung pangalawang issue na mainit ngayon kahapon sa social media, yung mag-ama, no, na nahuli nila yung kanilang yung asawa, nakatalik yung isang close friend na pare. Parang sa bagay, hindi lang naman ngayon issue yan, noon-noon pa, ilang dekada na yan, maraming issue ng mga pare na nagmamulis dyan ng mga batang lalaki. Nakikipagrelasyon sa mga madre, or yun nga, nakikipagrelasyon sa normal na babae, pero ito naman may asawa kasi. Sabi, doktor. Doktora yung babae, doktor din yung lalaki. So, ito naman babae, nakikipagrelasyon pa, pare, pa. Sa bagay, kanya-kanya naman ang taste ng tao, no? Baka nahanap niya yung kaligayahan na hinahanap niya sa pare. Pero kahit pa man nun, isipin sana niya yung kanyang profession, no? Isa siyang doktora. Nakakahiya yun. Baka tanggalan pa rin siya ng kanyang lisensya. At saka yung anak, yung mensahe ng anak kahapon sa pare, parang nakakaiyak, no? Pinagkakatiwalaan, tinoring na ilang best friend pala nila yun sa pamilya. Tapos yung pala inahas din sila ng pare. At yun lang, tatanggalin lang sa serbisyo. Hindi siguro ikulong ng mga matataas na pare, ang kanilang tao na nagkasala, nakikiapid. E di ba sa Katoliko bawal yun? So, sana baguhin na ng mga Katoliko, ng mga matataas na opisyal ng Katoliko, kataas-taasan sa Vatican, na payagan na yung mga pare, mag-asawa. Tao din naman yun. Siyempre, may damdamin. May libog na din. Lahat na. So, bakit pagbawalan? Pwede naman yun pagsabayin niya, mag-asawa siya at mag-alay sa yung mag ano, sa gamparan niya yung tungkulin niya sa Diyos. Pagsabayin, pwede naman iyon. Bakit pa kasi pagbawalan yung isang tao, mag-asawa or yung madre, ganun din. Pwede naman nila iyon gawin yung kanilang trabaho sa seminaryo o sa simbahan, kung saan pa man iyon, ng mga ministro ng Katolikong simbahan, na sila ay may sariling pamilya. Hindi naman, wala din naman sa Biblia ang pare at ang madre. Referent talaga, pero wala namang mga kung ano-ano yan na nakalagay na bawal mag-asawa. Wala namang ganun. So, yung mga patakaran na ganyan, na bawal mag-asawang madre at pare, mag-alay lang sa Diyos, doon lang ialay ang buhay. Gawa-gawaan lang yun ng mga sinaunahang mga tawag dyan. Mambabatas na sa ano, sa Roma or sa Italy. O ganyan, o, mamili kayo. Papag-asawahin niyo yung pare or madre or ganyan ang ginagawa. Makikiapid sa may asawa at mapahiya pa. At mapahiya din ang inyong kulto. Yung tinatawag ng kulto o relihiyon ba ganyan. So sana ay ma-realize din one day ng mga pare, na yung mga kataas-taasang pare, nabigyan naman na ng kalayaan yung mga pare or madre na makapag-asawa na at pagkaroon ng sariling pamilya. At the same time, makapaglingkod din sila sa Diyos. So, yun lang yung aking pananaw doon sa pare na iyon. So, lahat naman tayo, tao lang, makasalanan, kanya-kanya nga lang ng kasalanan ang ating nagawa sa ating buhay, kasi hindi naman tayo perfecto. Diyos lang naman ang perfecto. So, ito na namang yung isa pa natin pag-uusapan, yung tungkol kay Trillanes, no? Antonio Trillanes.
Nakakatawa siya kahapon din sa pinapalaya siya ng ibang mga TikToker doon sa TikTok. Pinagtatawanan at hinahanap si Mocha. O yun, sinagot siya ni Mocha. Bumutata na naman siya. At saka isa pa, wala na siya mapili dahil hindi na siya wakaporma sa panay na lang paninita sa Pangulo. Si Mocha na naman ang gusto niyang gamitin para sumikat at kagatin ng mainstream media or social media, ganyan, para siya sumikat, no? At mapag-usapan. Pero hindi iyon umubra. Kaya, ayun, pinagtawanan na lang si Trillanes ng mga tao. Nakakahiya din. Na ibang wala ka ng amor sa taong bayan, ipipilit mo pa rin ang iyong sarili. Sinusuka ka na nga, gusto mo pa rin ipalunok sa kanila yung pagkasuka sa iyo. So, hindi na maganda yung ganun. At saka lastly pala, nakakalungkot naman yung nangyari sa Maguindanao area sa Cotabato, no, kanina. Yung mga tao doon ni nagsitakbuhan na naman sa kanilang mga tahanan nang dahil sa Litseng BIFF na ito na umatake na naman. Sa buwan pa naman ng Ramadan, wala talagang pinipili ang terorista. Kaya tama lang na aprobahan na yung anti-terror law na yun, no? Dahil, o ganyan, oh, walang pinipili ang mga terorista kung kailan at saan sila aatake. Kawawa, ang maapektuhan ay yung mga mamamayan na mga inosente, mga matatanda, mga bata, ganyan. Mabuti, sana walang namatay. At kanina, nakita ko doon sa Showbiz Fanatic na yun nga, grabing bakbakan na doon kasama ng ating mga kasundaluhan. At sana ay nasa mabuting kalagayan ng ating kasundaluhan. At ito namang BIFF, sana naman ay tigilan na yung pagpapaipal. Malamang mayroon na naman sigurong mga politiko na nagbayad dyan para mag-amok na naman. Siyempre, malapit na ang election. Sunod-sunod na yan, eh. Gagamitin na yan para sa mga politiko, ang mga terorista. Pupunduhan para mag-amok sa Pilipinas, para masira na naman. Lagi ang gobyerno ng Duterte. So, alam na yan ng karamihan ng taong bayan, ng mga pautot ng mga kalaban ni Duterte, ng Pangulong Duterte. Kaya dasal na lang po tayo na sana ay walang malaga sa ating kasundaluhan sa laban kontra sa BIFF sa Cotabato, at wala ding mga civilian na mamamatay. So hanggang dito na lang po, at maraming salamat po.